ang galing. Okay mga ka-cyber, yan. Vlog tayo ulit. Pag-change oil ng Innova 2009 model, diesel automatic. Ngayon lang ulit makapag-change oil eh. Ano natin ang 14mm. Sakit to. Yan. Para maluwagan natin to. Yun drain plug. Niluwagan ko na. Para madali siyang piitin. Yan yung planggana para sawaran ng oil. Yan din ako tools dito. Pang higpit cap. Pang luwag ng oil filter. Ayan. Nabili ko sa Lazada yata. Nag-change oil ngayon ng gabi. Okay. Kasi ang bala ko ay ano, i-overnight yung pagtulo ng ano, ng oil. So ano to ha? Pakaliwa. So kaya ako ginamitan din ng anyway ng sarat wrench. Kasi meron itong automatic yung left and right. Para sigurado kasi baka mamaya yun ha. Magkamali ako. Niluluwagan ko, paikpit pala. Nakakuha ng mangyari. Ayan, luluwagan ko to para tumapon yung oil. Malapit na tumulo. Tanggal mo na yung kailangan i-abang mo na yung ano, langgana. Diba? Ayan. Ayan, medyo na yun. Ayan. Ingatan niya itong ano to, gameplay na to. Baka mawag dito. Ayan, tumutulo na. Itim, grabe. Ang tagal ko din nakapag-change oil. So ano ngayon, February ngayon. Dapat to ano eh, December. Delay na lang na-delay. Nabi ng kaitim. Ang itim. Kaya dapat itabi ko muna siya dito. Baka hindi mawala. Yan, yan ka muna. Hindi ka pwedeng mawala. Yan. So yan mga ka-cyber. Yan siya, ang putulo na yung langis. Medyo iba na kulay, may itim na. Palitin na talaga to. Ang itim-itim. Clean naman natin yung oil filter. So ayan mga cyber. Ito yung oil filter. Ito yung tatanggalin natin. Tanggal na natin yung drain plug sa ilalim. Ngayon naman susulod natin yung oil filter. Para ano din. Papalitan natin ng bago. Kada na mag-change oil tayo, dapat magpapalit tayo ng oil filter. Tignan natin kung kaya natin ng kamay. Ginagawa mo? Okay, syempre, epic fail. Hindi natin matanggal yung oil filter ng kamay. Kaya nga may pantanggal eh. Bumili tayo ng pantanggal. Okay, kailangan ulit natin yung socket wrench. Kailangan din natin ng extension. Para maabot natin yung oil filter. Kailangan din natin ito yung pantanggal. Ito yun. Mahaba na siya. Iipitin lang siya. Kakagatin lang siya ng gano'n ng ito. At kinaga, kaliwa din. Ayun, kinagat na mga ka-cyber. Kinagat na. Pwede natin siya pihitin. Panayad lang. Pwede natin pihitin ang kamay pag lumuwag. Huwag na, pero mahigpit pa na yan. Napihit na ng kamay. Ayan. Oh. Napihit na. Pero pag ito, pinakabit ko, ano lang, higpit kamay lang. Tama mo, nung kinabit ko ito nung uno, nung nagpalit ako ng oil filter, higpit kamay lang, pero nung kakalasing ko na ngayon, hindi na mapihit ng kamay. Ayan. Sabi. Bukos natin. Itim mo, mga cyber. Palitin na talaga. Ang tagal na to. Sobra-sobra na to. Kapangit ang performance ng ating ano. Ang binili kong ano ay replacement lang din. Big ang tatak. Ayan, big. Kasi medyo mura eh. So ayan, mga cyber. Oh. Ayan, oh. Meron akong dalang tissue dito. Oh. Pupunasan ko to ng tissue. Pwede sa inyo, kung gusto nyo, basahan, tissue, pwede. Tapos tatanggalin nyo yung lungs na yun. Kasi pag tissue, tatapon mo na lang to. Tsaka mas dumidikit yung ano eh. Yung lungs.
Okay guys, flex ko lang yung ano yung mga gamit na gagamitin ko. Ayan, mula sa socket wrench. Sa extension, bar, ayan. Sa mga langis, matanggal ng filter. Ayan, first time kong gumamit ng Toyota Motor Oil. Bigyan lang natin ito ng isang montage. So kailangan din, binubuksan natin yung takip, no? Ingat-ingat lang kayo sa mga butas-butas na yan kailangan. Walang papasok na kung anumang bagay dyan. Kunti sabog ka, tapos ka. Labas ang paragan. So ayan mga ka-cyber, oh. Ayan, no? Stop ko muna yung video dito ngayon, ha? Dahil patutuloyin ko yung langis natin overnight. Dala ko bukas, okay? Go! Good morning mga ka-cyber. Ayan. Babalik na ako. Maga na. Patulo ko na siya na overnight. Ayan natin ang tinoy kami. Ayan natin. Ayan may filter. Mga mirang dumitingan natin. Kumakasin natin. Para ilagay natin yung drain plug. Okay, tanggalin muna natin yung ating planggana para makuha natin yung nakukolekta nating langis. Ito siya guys, oh. Ang itim. So ayan mga ka-cyber, yan may tumutulo pa rin na langis. Pero overnight ko na pinatuloy. Overnight ko na siya pinatulo pero may tumutulo pa rin na konti pa patak-patak. Nasaan lang natin. Balik lang natin ito. Kapit na natin siya. Clockwise ang ating pa. Yeah. Baliktad. So, nakailalim na. Siguraduhin nyo na nakakagat yung ngipin ha. Baka mamaya malos thread. Haliwain natin. Yan. So pag nararamdaman nyo na ano, swabe yung pagkaka-thread. Pagkakakapit. So, sabihin, tama yung pagkakapasok sa drain plug, no? Hindi siya malolost. So, habi, oh. Pag pinapaikot. Walang sabit. Kasi, tama yung ginagawa. Ipital lang natin ang sabit. Yan, ipit. Yan. Hindi naman kailangan maikpit na maikpit. Yung sakto lang. Hindi lang siya maalis. Mamaya kung maglilig kapag niligyan nito na ang langis. Dinisin natin para kitang-kita mamaya. So mga cyber, ito yung ating oil filter. Ito ang alibig. Tanggalin lang natin yung seal, yung plastic seal. Tapos talagyan natin ang langis itong konti. Oring na yan. Tight lang naman. Then, magbubukas tayo ng isang Toyota motor oil. Toyota diesel motor oil. Para malagay natin ang langis yung ito mga palibig na ito. Konti lang. Thank you.
inyong oil filter, kailangan yung pagkakatread, no, maayos din. Hand tight lang mga side. Isang pangang try. Okay mga kasaiben, so gamit ang imbudo, linisin muna natin. Pwede na tayo magsali ng sangi. So gamit kayo ng imbudo para iwas ng malam. Okay, Toyota motor oil, diesel motor oil, diesel yung ating sasakyan. Masigyan ito na so, tayo nagkamali. Oil filter, diesel motor oil. Four liters. Para malinis yung trabaho. Sa kanila. At ilagay ang oil cup. At sara din. Pwede na pa. Start engine. Check muna natin yung ilalim. Tsaka yung sa may oil filter ko. May leak. Okay, so ito yung oil filter. So medyo okay pa siya kasi hindi pa naman maandar yung akin eh. Okay mga kasaiben, nandito tayo sa ilalim ngayon ng aking sasakyan. So check natin yung drain plug kung may ano, leak. So nakikita nyo, nakikita ko rin wala namang tagas, no? Kaya okay na, pwede na tayo mag-start engine ulit. Cyber, nakikita nyo ba? Ayan na sa level. Ito siya. Ayan. Start engine na talaga. Okay, so bago nga pala tayo mag-start engine, check muna natin. Baka mamaya may mga naiwan tayong gamit dito sa loob ng ano, engine bay. Check muna natin. Baka mga may pinatong-patong tayo dyan mga gamit-gamit natin. Tools. Eh, maiwan. Mainam. Nag-check muna. Huwag masyadong excited. Okay, yan mga ka-cyber. Yan, start engine na tayo. Yan. Sasabi ko sa inyo, yan. Check din natin yung mileage. Tsaka walang date tayo. So, ngayon ay 86,725 na. Tinatakbo ng ating sasakyan. Okay, pwede na tayo mag-start. Ewan ko lang sa iba, no? Pero sa nararamdaman ko, kasi 'di ba yung sasakyan natin, nararamdaman na natin yung tunog nila. Okay, so kapag ka, 'di ba lagi natin siyang ginagamit, syempre, tapos nararamdaman natin yung mga tunog nila, yung mga kakaibang tunog. Ayan. So ngayon nag-change oil tayo. So ang kakaibang tunog sa akin, medyo tumatahimik yung makina. Tapos pagka yung kailangan na siyang i-change oil, para bang medyo maingay ng bahagya eh. Painitin ko lang muna to ng 5 minutes, no? Siyempre, depende rin kasi yun sa mga driver kung ano ang mga routine nila. Basta yung hindi naman makakasama sa sasakyan, okay lang yun. Meron kasi ibang driver, di ba, sabihin, no? Pagka-start, pwede nang iandar yan, no? Nasa inyo naman yun eh, di ba? Kumbaga, warm up muna. No? Kanya-kanyang, ano yan eh, kanya-kanyang diskarte, oh. Kala naman mawawala pag min-arm up ko eh. Konting diesel lang naman siguro yung kakainin ng 5 minutes na warm up na yun, di ba? Parang sa tao din, pagka nagba-basketball, di ba? Stretching muna. Tsaka sila maglalaro, no? Warm up muna. Tsaka maglalaro. Ganun din sa sasakyan. Tuling din natin, ano yan, parang mga tao, no? Kailangan nating ano, alagaan. Okay, yan. Mailit na yung makina. Pag warm up na, pwede na tayong mag road test ng bagya. Konting road test. Counting road test para mag-circulate lalo yung langis, yung oil, para malaman natin kung kailangan pa natin itong dagdagan. Okay. Okay, so ayan, nakapag road test na tayo. Ngayon, ipahingayin muna natin yung sasakyan para yung langis ay mag-level, no? Pagka, ayan, naparoon na siya, napahinga ko na. So, check natin yung dipstick. Sanya
level naman yung lungs niya. Ayan. Ayan, makikita niyo. Ayan yung may bilog na yun. Ito, ito. May bilog na yan. So, andyan yung level nung lungs. Ayan. Puting-puting pa siya. Kasi ka-change soil lang. Ibang-iba talaga pagka hindi ka nag-change soil. May team. So, okay naman yung level. So, hindi ko na lang pakita sa video. Dinagdaga ko siya na 6 liters and 400 ml. Iba iba eh. Kasi pwede sa ano, pwede sa pag-change soil. Sa tapon siguro ng lungs. Kasi nung dati naman, last change soil ko naman, 7 liters na ilagay ko talaga lahat. Pero ngayon, hindi. Okay, so ngayon naman, matakapos na akong mag-change soil, ang gagawin ko naman susunod ay magpapalit ako ng air filter. Ano? Ginawa kasi nung nakaraan, ginawa ko yung air filter. Tapos, binugahan ko lang. Ngayon, karoon ng pagbili ko na lang is may sukli pa. Makabili ko ng air filter. Kapalit ng air filter, ganito lang. Na video ko natin dito ng makaraan. So, ito meron dyan isang tatanggay natin lock. Lock to. Tapos, ito pa isang lock pangalawa. Tapos, ito pa yung isang lock. So, bali, tatlong lock lang yan. So, paano siya tatanggalin? Ito nyo to, ito, ito. Iaangat lang to. Iaangat nyo lang yung lock na to. Yun. Tutunog siya. Ang galing mo dun sa kawit. Yan. Sumunod, itong isa. Dito naman siya tinatanggal. Ito. Iaangat nyo lang yan. Yun. Tumunog pa. Nagasgas pa. Kaya isa din ay dito rin sa taas. Angat lang natin ang daan-daan. Tanggal na natin yung lock dito, tsaka lock dito, tsaka yung isa pang lock dito, bali tatlong lock yan. Iangat lang natin to. Iangat lang natin. Tsaka wala ka nang ibang tatanggalin dito, kundi yung mga lock lang na yun. So, pag naangat ng ganyan, yan, makukuha na natin yung air filter. Ayan, ito yung air filter natin. Ito siya, ayan. Mukhang pwede pa naman to. Kaya lang, papalit ako talaga. Sabi nga nila, yun ang face mask sa taas. No? Para mas makahinga ng maayos itong sasakyan. Kasi bagong-bago ng kanyang air filter. Diba? Puro lang naman ito eh. Kumbaga, napaglaan na naman ang budget. Kumbaga, supli lang din sa may binili kong mga lamis. May natira. Bumili ka ng air filter. Palitan natin. Para mas maluwag yung pag-ino. Kung ito gano'ng kamahalan. Pre, bago mo ilagay yung air filter, unasan mo mo. Yung butas na to, yung butas na yan, nasa ibabaw na kaganyan. Kaya gabihin na natin. So, pagbabalik, ilapat nyo muna, tsaka nyo ilalak. Awit lang yan dito, tapos ilalak mo. Nakalapat yung mga bibig. Nakalapat yung bibig nung nakalapat siya. Ayan. Ang susunod ko naman gagawin pagkatapos kong magpalit ng air filter ay magpapalit naman ako ng cabin filter. Bali, ang ginawa ko ngayon ay ano, nag-change soil tapos nagpalit ng air filter at saka magpapalit ako ng cabin filter para naman yung sasagap yung hangin doon sa aircon. Fresh. Okay, so ito yung cabin filter na nabili ko. Ang tatak niya ay Fleet. Fleet Max. Okay, pwede tayo. So, pagpapalit ng cabin filter ng Toyota Innova, dito siya matatagpuan. Dito sa glove compartment. So, buksan lang natin yan. So, dito yung gilid na to. At saka yung gilid na ito. Yan. Yung gilid na yan. At saka yung gilid na to. Ano lang natin yan, tutuunan. Hihiklatin mo pa gano'n. Ayun na. Ayun na. Para lumabas yung gano'n. Hihiklatin nyo lang dito ng pa gano'n. Ayun, para lumabas yung ano. Parang tatanggalin mo siya sa pagkakakawin. Dito din kabila na to. Kailangan dalawang kamay. Kasi baka mapanis niya.
siya doon sa dalawang dinideo yun. Sa atake niya lang na gano'n. Atake niya lang. Para matanggal siya. Nakakabit lang siya gano'n yun. Tanggal na. Dito matatagpuan yung cabin filter. Parang lock na to. Tuturn niya lang siya sa left. Bitin niya lang sa left yan. Then, tapos, medyo pull niyo hatake niya. Para malamabas yung takip. Matanggal natin yung cover. So, pag natanggal na natin yung cover, makukuha na natin yung cabin filter. Hatake lang natin yan. Ganyan lang yan. Ayan. Naku po, grabe. Grabe ang dumi. Kung paano dito yung kinuha, ganun nyo din babalik. So, ginawa natin yung parang line na to, no? Naka-vertical. Ayan. Ganyan din natin babalik. Na naka-vertical din siya. Pag ganun, ayan. Pag ganun din. Tsak na, nalalanghap din ng mga sumasakay dito. Gumagamit ng sasakyan. Okay, so, papalitan po na to. Hindi ko na yan lilinisin. Replace na yan. Ka mga ganyang bagay dapat replace na. Kung meron ka din namang budget, hindi naman yan ganun kamahalan. Tsaka para sa performance din yan ang aking sasakyan. So, ito pa lang nabili ko. Dito na aking isa. Yung nabili ko ay may kulay black. May nakita naman natin yung pagkakaiba ng malinis at saka ng marumi. Yan, marumi at saka ng malinis. Kahit dark yung color na to, makikita naman natin na ano, malinis talaga. Sinignan mo siyang biglaan, parang marumi agad kasi dark. Pero okay lang yan. Pag naman sa personal, makikita mo naman yan kung talagang marumi yan. No? So, pakita ko sa inyo, magkakabit. So, kanina nung kinuha natin, nakaganyan siya. Naka-vertical yung kanyang mga linya. Parang yero na yan. Babalik lang din natin ang pag-ano. Tapos na. Lang natin na din. Then, kabit lang natin dito. Yan. Okay na yan. Tapos na. Tapos babalik lang natin yung takip kanina. Ganyan lang kadali. Pagka mga filter. Chicken feeds. Para alam mo yung samahal mo. Iyan, ganun lang kadali. Tapos ito, push na. Pag bumutok, pumasok, okay na yan. Presto na yan. Very good na yan. Pagbalik ka na cabin filter. Okay? So, yun na lang muna, mga ka-cyber. Ginawa natin ngayon ay ang application bukod ng air filter at cabin filter. Maraming salamat. Kung may nanood ng video na ito, sana may natutunan kayo. Maraming salamat, mga ka-cyber. Ang inyong maestro. Peace!